Right, mga kamukil, magandang tanghali, no? So maaga pa lang, nagbo-vlog na ako, mga kamukil, no? Mag-video na tayo. Kasi alam ko naman, mamayang hapon, uulan na naman to. At saka may lalakarin ako ngayon, mga kamukil, kasama yung may-ari dito. Mamimili na kami ng bubong, mga kamukil, no? Mula bubong, gutter, side flashing, metal cladding, ceiling metal cladding, corner molding, G-molding. Yan po yung mga kailangan sa bahay na yari sa tubular. Right? So ngayon, mga kamukil, sasagutin na naman natin yung isang katanungan. Kagabi sinasagot ko na yung katanungan kung paano ko inumpisan yung sikantor tiyari sa tubular, no, paglatag ng mga runner. Ngayon sasagutin na naman natin itong pagpatayo ng poste. Ano yung mga ginagawa natin dito sa pagpapatay ng poste, right? Okay, step by step yung pagturo natin, mga kamukila. Basta tutukan nyo lang ang video, lahat ng mga ina-upload ko gabi-gabi, para kung sakaling gusto nyo gumawa ng ganitong klaseng bahay, gusto nyo mag-DIY, may idea kayo, may guide kayo. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo rin yung mga diskarte ko. Right? So ito, mga kamukil, napapansin nyo yung poste ko. Ito yung poste natin papunta sa taas yan. So yung sukat yan, mga kamukil, is 300 cm yan. Mula dyan papunta dito. Finish na yan, mga kamukil, no? Mula floor finish natin hanggang drop ceiling natin, 300 cm yung kinuha ko talaga. So ibig sabihin, itong poste na nakatayo, mga kamukil, lampas to ng 310 to ang tayo nito, kasi may ipapatong pa tayo dito na 10 cm, no, na tubular para dun sa pinaka flooring natin, lalapatan ng flooring natin, runner ng ating flooring. Kaya yung magiging finish nito is 300 cm yung tayo talaga ng ating bahay mula sa floor finish hanggang drop ceiling. So ang tanong, paano ko din diskarte sa pagpapatay ng poste? Okay, dahil, mga kamukil, 4x4 itong gamit natin, dalawang 2x4 na pinagdikit, kaya naging 4x4 siya. Kung ang gagawin natin dito sa pinaka corner ng ating runner ay ilalapat lang natin kaagad, magkakaroon ng may awang dito sa pinaka isang 2x4 na dinikit natin, kasi 2x4 lang to, 2 inches din yung lapad nito. Kaya itong isang 2x4 magkakaroon ito ng awang. So yung ginawa ko, mga kamukil, nagdikit ako ngayon ng isang 2x4 din, para yung lapad ng ating poste na 4x4 ay mai-weld natin lahat dito. Yan, napapansin nyo, na-weld siya lahat. So ngayon, mga kamukil, sa pagpapatay ng poste, kailangan dalawang tao ang nandito. Gumawa nito, dalawang tao kami, yung kapatid ko. So yung pinakaunang gagawin, mga kamukil, pag magtay tayo ng poste, siguraduhin natin na lahat ng mga gilid ng ating poste ay masusunod itong runner. Mula dito at saka dito sa kabila, masusunod to ang bawat gilid ng ating runner. So pag na lagay nyo na, mga kamukil, na nasunod itong mga kantuan ng ating runner, i-spot nyo lang ng konti. No, i-spot nyo ng konti. Huwag nyo i-spot lahat. Kasi ang habol natin dyan, lalagyan pa natin yan ngayon ng tawag nito, libel bar. O di kayo gumamit tayo ng plumpump o hulog sa Tagalog, mga kamukil, no? Yun yung isang paraan, o yun yung magtuturo na kung tuwid na ba yung ating poste. Nararapat na ba siyang lagyan ng brace upang hindi na siya gagalaw-galaw. So ang gagawin natin, kung wala kayong libel bar, kumuha kayo ng hulog. So ngayon, kung mahihirapan kayong tumingin paano tingnan ang tamang tuwid sa hulog, gumamit kayo ng libel bar na hindi bababa sa 100 cm yung taas niya, isang metro na libel bar. Huwag gagamit ng maiksi na libel bar, mga kamukil, kasi magkakaroon ng error yung ating poste. So ganun po, kailangan mas mataas na libel bar yung gagamitin natin sa pagpapatay nitong poste na tubular. So idikit lang natin yan, mga kamukil. And then, napapansin nyo, may brace akong ginagawa dito. So ang unang gagawin, i-spot nyo itong brace dito sa pinaka-poste natin. Pero naka-spot na itong poste natin doon sa gilid, mga kamukila. Kinuha na natin yung bawat gilid ng ating runner doon sa baba. I-spot nyo to, tapos may isang maghahawak doon sa pinaka-dulo na yan. Pagkatapos, mga kamukil, yung naghahawak doon, yun yung magtutulak ngayon nitong ating brace. Itutulak niya ngayon yung poste kung kailangan pang itulak yung poste para magiging tuwid siya. Sa pamamagitan ng ating libel bar, makikita natin yung tubig doon, mga kamukil. Makikita natin yung tubig kung nasa tuwid na ba yung ating poste. Kung nasa gitna na talaga yung pinakatubig ng ating libel bar, so makikita natin yan. Kaya kailangan may isa doon para siya yung magtulak o maghila kung tuwid na ba yung ating poste. So pag nakikita natin ngayon, mga kamukil, na tuwid na siya, ipipix na ngayon doon sa naghawak doon. Iwi-weld niya na ngayon para hindi na magbabago yung tuwid ng ating poste, diba? So ngayon, dahil ito yung una nating nilagyan ng brace papunta doon,
Dito na naman tayo sa side na to, sa kabila. Lip and right kasi yan mga kamukil pag nagpapatay tayo ng puste. So kung ano yung ginagawa natin dito, halimbawa sa right tayo nag-uuna. Kung ano yung ginagawa natin dito sa right, ganun din yung gagawin natin sa left side. Dikitan natin ang level bar. Tapos, i-spot natin itong breast natin dito. Pagkatapos natin ma-spot, may maghahawak doon. So kung kailangan itulak yung puste natin para magiging matuwid, yung naghahawak doon, yung siya yung nag-a-adjust. Ikaw din yung tumitingin dito kung paano, kung tuwid na ba yung ating puste sa pamamagitan ng level bar. Right? So ganun lang kadali ang diskarte mga kamukil, no? Sa pagpapatayo ng puste na tubular. Kahit sa mga kahoy mga kamukil, kahit nakapatong, nakapatong yun sa puting, yung ang mga kahoy na mga puste. So ganun din yung gagawin, no? Right? So ganyan yung diskarte. Madali lang yung pagkagawa nitong puste na tubular, paano siya ipatayo. Right? So pagkatapos niyan mga kamukil, pag nagawa niyo na yung isang puste, kung ano yung ginagawa nyo dito sa isang puste, lahat ng puste na nakatayo, mga kamukil, nakikita nyo, ganun lang din yung ginagawa ko nyan sa lahat. Lahat ng puste. So ngayon, pag natayo na lahat ng puste, ang susunod natin gagawin, maglalagay na tayo ng mga braces. Itong brace na itong mga kamukil yan, nakikita nyo palibot sa buong mga puste. Lahat ng mga puste may nakakabit akong 2x3. Pinag-abot-abot ko silang lahat. Ang purpose nyan mga kamukil, una, para magiging matibay pa yung puste natin pag aakyatan natin itong lahat ng mga braces na paikot. Pinakauna yung gagawin pag napatay na yung puste natin. Maglalagay muna tayo ng mga braces na pahiga papunta doon sa dulo ng mga puste. Lahat ng puste, lalagyan natin na yung braces pati dyan sa gitna ang nakikita nyo. Para pag umaakya tayo mga kamukil, gagalaw-galaw pa kasi itong puste natin. Pag kahit naka-brace na to sa baba mga kamukil, hindi natin lalagyan ng brace na palibot nitong mga puste, gagalaw-galaw pa yun mga kamukil pag akyat natin. So sa pamamagitan nitong braces, kahit gagalaw-galaw siya, hindi magbabago yung ating tuwid ng ating puste kasi naka-brace siya lahat. Yun yung unang purpose. Pangalawa, dito rin natin ipapatong yung mga tubular na gagamitin nating apakan o daanan pag magtatrabaho na tayo dyan sa taas. Right? Tulad nito mga kamukil, napapansin nyo, ito yung apakan ko na tubular yan. So nakapatong siya dito sa runner. So ganun din dito mga kamukil, kaya ginagawa natin to para dito rin natin ilalagay yung mga tubular na paganyan para dun tayo maglalakad-lakad upang makapagtrabaho tayo sa taas. Okay? So yan lamang po mga kamukil, yung diskarte kung paano magpatay ng poste. Right? Sa mga bago pa sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, paka-share mga kamukil yung ating mga video. Maraming salamat mga kamukil. In once again, Mongkil on the vlog. Thank you.